Sa pababang kalsada, dapat bang mag-stay na lang sa drive or dapat i-low gear? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at nakita ko lang itong tanong na to, no, sa isang group ng car. At yun nga, tinatanong niya kung sa pababang kalsada daw ba dapat bang ilipat pa sa low gear o i-stay na lang sa drive. Okay, depende yan sa sitwasyon. Okay, kung masyadong mahaba yung pababa or loaded kayo, I highly recommend na mag-low gear kayo. Pero kung maikli lang naman yung pababa at hindi naman kayo ganun ka-loaded, okay lang yan kahit naka-stay kayo sa drive. Okay, kasi actually ang tawag dito is yung tinatawag natin na engine brake. Sa mga manual transmission, dahil kayo yung may control nung gear, pwede nyo itong gawin in a instant. Kumbaga, halimbawa gusto nyo lang takbo sa pababa is around 30 kph, so pwede nyo siyang ilagay sa third gear or second gear. So magme-maintain na yon ng around 30 kph, at yung pag aapak nyo sa preno ay minimal na lang. Unlike kasi nung pababa kayo at nasa mataas kayong gear, ang effect kasi niyan, preno kayo ng preno. So sabihin na natin mas mataas yung stress sa ating preno pag hindi tayo gumagamit ng engine brake. Pero yun, ito sa automatic transmission, which is ito naman yung question, ano, for automatic transmission, dapat pa bang ilagay sa low gear or stay na lang sa drive? Sa mga normal car, okay, hindi yung mga high-end car, kasi baka yung mga high-end car pwedeng i-maintain lang nila yung speed, no? Pero sa mga normal car, okay, yung mga common car, normally pag naka-drive ka at pababa yung kalsada, bumibilis yan. Okay? So sa pagbilis niyan, posibleng hindi mo makontrol. Okay? Kaya hinire-recommend na mag-low gear ka. Well, depende sa kotse, no? Kasi may kotse na merong manual mode, so mas madali 'yon. So pwede mong, halimbawa, gusto mong ilagay lang sa 30 kph lang yung takbo mo o mag-maintain ng 30 kph at di ka na magpreno na magpreno. Pwede mo siyang ilagay sa manual mode and ilagay mo sa second gear or third gear para i-maintain niya yung speed na 30 kph. Now, doon sa mga kotse naman na walang manual mode pero may nakikita kayo dyan na number, like may 3 and 2, so kung gusto niyong i-maintain naman sa 30 kph, pwede niyong ilagay lang sa 2 or 3. So depende na lang, no, at preno lang na ng konti. And doon naman sa mga walang ganon, like ito, Mirage B or L lang yung nakalagay. Ang BNL kasi normally na around ano lang yan, nasa 20 to 30 kph lang din yung takbo niyan. So pwede nyo ring ilagay yan dyan. Ang pinaka idea kasi dito, para hindi ma-stress up yung ating brake pad at yung ating rotor disc, no, o yung brake shoe natin. Kumbaga ginagamit natin yung engine at yung transmission para pabagalin yung ating sasakyan. Kasi pag na-stress up masyado yung ating brake pad o yung ating rotor disc, pwedeng mag-fail yan o pwedeng masira. Okay? So kaya dapat may tulong din nung transmission natin at nung engine natin para bumagal yung takbo natin at hindi rin tayo mapagod ng kape preno. So kung doon sa question, kung ideal bang ilagay sa low gear, yes, kung loaded kayo at mahaba yung pababa. Pero kung maikli lang naman yung pababa at hindi naman kayo loaded, okay lang na i-stay nyo sa drive yan. Pero depende pa rin sa sitwasyon, no? Kung gusto nyo talagang ayaw nyo ng preno, pwede nyo namang i-practice yung pag-low gear. Just a reminders, no? Pag tayo ay maglalagay sa low gear, make sure lang na nasa control speed tayo o mga around 10 to 20 kph lang. Okay? Huwag nyong i-engage ang low gear nang mabilis ang takbo ninyo. Well, pwedeng walang reaction yan, pwedeng dahan-dahan na mag-react yan, or worse, pwedeng mag-sudden engine brake yan. So, ang tips ko lang sa inyo, kung mag-engage man kayo ng low gear, make sure lang na mabagal ang takbo ng inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.